Tamimi mga kababayan yung China, hindi umobra yung angas nila. Tagumpay mga kababayan yung ating multilateral cooperative maritime cooperative activity dito po sa West Philippine Sea. Ngayon, as you know, nag-announce din yung China na magsasagawa din sila ng naval exercise. After the announcement po, wala nang kwentong lumabas mga kababayan galing sa China. Sabi ko sa inyo, tama yung mga analysis po natin mga kababayan. Ang China po, lahat man lang angas, sige man lang po ang tahol, sige ang panakot, intimidation po yung strategy nila. Pag nasindak po tayo, panalo sila. Hindi man po masindak yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy lang sa kanyang mga plano. Kaya po, yung mouthpiece nila ng Chinese government dito sa ating bansa, si Harimau, sige po ang daldal. Gusto niyang makipag-usap yung China. Yung China nga eh. At saka yung Amerika, sabi doon sa latest vlog ni Harimau, nag-uusap. Bakit niya ayaw makipag-usap ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa China? Walang usap-usap muna. Ganon ang strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag naiposisyon na natin ang lahat, all the nuclear deterrents dito sa ating mga EDCA sites, at tapos ma-expand pa natin dito sa West Philippine Sea, may regular activities with the multilateral force, regular na magpapatrolya dyan, pwede mo na pong mag-usap. Ganon mga kababayan. So, magaling po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Tingnan ninyo dito sa balita ng PTB. Tingnan matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines, United States Indo-Pacific Command, Australian Defense Force, at Japan Self-Defense Forces ang kauna-unahang Multilateral Maritime Cooperative Activity or MMCA sa West Philippine Sea ngayong Linggo, Abril 7, kahapon po. Dito ipinakita ng mga kalahok na bansa ang pangakong palakasin ang regional at international cooperation bilang suporta sa isang malaya at mapayapang Indo-Pacific. Ang naturang aktibidad na isinigawa sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone ay kinabibilangan ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid na mula sa apat na bansa. O, di ba mga kababayan, walang magawa yung China po. So ang ginawa nila, nag-press release lang po. Nangawala, mga kababayan, yung mga barkong panggira. Bumahag ang buntot ng China, mga kababayan. Wala ni isa na Chinese Navy or Coast Guard ang makita po sa paligid. Nagsipagtakas po. Magigiting yung ating mga sundalo. Hindi nila masisindak, mga kababayan. At totoong matapang, strong leader ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Never po na magpapasindak kay Xi Jinping. Ayan po, mga kababayan. Ito yung press release ng China. China to hold drills in disputed South China Sea on Sunday, sabi po ng Chinese Army. Tingin ko, press release lang nila para hindi naman sila mapahiya na bumahag yung buntot. Diba? Pero napaka-clear yung yung West Philippine Sea. Wala kang makita na umaali-aligid na mga Chinese militia, mga kababayan. So ang ibig sabihin, umatras sila sandali, mga kababayan. And possibly, babalik sila pag halimbawa, wala na, tapos na yung ating freedom of navigation and patrol na ginagawa. Kaya nga po, kailangan maging regular na po ito at gawing permanent activity. At siguro, abang ginagawa ito, then we fortify our exclusive economic zone. At simula na mga kababayan, yung oil exploration dito po sa ating territory. At doon sa area kung saan tayo may exclusive sovereign rights.
tulad ng ginawa po ng Malaysia at saka ng Indonesia. Tama po mga kababayan? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Pati Aleco bills. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligas, Lanco Business Park, Ligas, PCT. For inquiries, look for Gilon Maravillas, cellphone number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. O para sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Chris Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid naman po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating kwento. Ito yung laman ng mga balita ngayong araw na to. Tingnan ninyo, napakalinis ng karagatan po. Allied warships conduct sea drills. O yan po siya. Ito yung video, courtesy ng Armed Forces of the Philippines. I-play natin mga kababayan. Ayan po. Kita ninyo? Ayan. Aerial ano? Video. Kasi, mga kababayan, kasama yung overflight, may mga warplanes po na umaali-aligid. Binabantayan yung naval patrol na sinasagawa ng multilateral force. So yan po. Kita ninyo po. Ayan po. May helicopter po. Papalanding siya. Yan. Habang nagsisail po, pinapractice nila. Nagsisail yung yung warship po. Naglalanding naman po yung attack helicopter siya. Yan. Yan po, mga kababayan. As published by Manila Bulletin, pangkalatang impilan. Yan po. So, nangawala po yung mga Chinese Navy vessels, pati yung Chinese Coast Guard, bumag po yung buntot. Nagsipag-alisan. Ganun lang po. So, importante, may superior force po na susupla sa kanila. O ngayon po, o diba, tama yung mga sinabi natin. Ang China po, yung mga duwag man yan, takot man sila na bumangga po sa superior force, siyempre. Kaya tayo binubuli rito kasi inferior tayo.
yung armed forces natin inferior kaysa sa kanila. Alam nila at alam po natin, kaya tama yung strategy na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nakipag-alyado. Una, sa dati nating katratado, may mutual defense treaty tayo sa Amerika. Tapos, nakipag-agreement din tayo, defense agreement sa Australia, sa Japan, at iba pang mga bansa. Pero dito po, yung participant, Japan, Amerika, Australia muna po. But later on, magiging mas malawak pa ito. Ah, di ba, tamimi po si Xi Jinping? Wala man po silang magagawa. Kundi, magmasid na lang po at tumabi. Ah, di ba? Kaya ang ginagawa nila, magpropaganda at sasabihin, gusto nating makipagyera. Wala po tayong intensyon makipagyera. Ang intensyon po nito, napakalinaw. Nag-joint statement po noong April 6, noong Sabado, ang Australia, Japan, Philippines, and United States para dito sa Maritime Cooperative Activity. Nabasa ko na po ito, ulitin ko ngayon, para malinaw sa mga Chinese. Sabi dyan, Australia, Japan, the Philippines, and the United States uphold the right to freedom of navigation and overflight and respect for maritime rights under international law reflected in the UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. So ito na po yung enforcement ng UNCLOS arbitral award na ayaw i-recognize ng China at ni Mao Diggs. Gusto ang itapon sa basura ni Mao Diggs po. Kasi daw, ang rason niya, wala man na niya tayong magagawa sa China. Napakalakas na niya ng China. Yung kaisipan po kasi ni Mao Diggs. Sabagay, wala man pong malawak kasing experience si Mao Diggs, mga kababayan, before siya naging pangulo. From mayor lang siya kasi biglang naging presidente. Wala siyang malawak na experience po sa international diplomacy. Kasi nga po, mayor, presidente na nga po siya. Anong gusto niyang tawag sa kanya? Mayor. So yung mindset niya po, pang mayor. Tama po? Ganon din po siya, no? Ganon din po si yung anak niya. Pang mayor lang, naging vice president. Kaya hindi siya pwede, mga kababayan, na umupo na presidente. Kasi pag umupo siyang presidente po, just like his father, kakamutihin po ng China. Tama po? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, aral sa kanyang tatay. Maliit pa siya, mga kababayan, lagi nang kasama ng kanyang tatay sa mga meetings ng mga world leaders kung saan imbitado yung kanyang tatay, pati yung ng kanyang nanay, si Imelda Romualdez Marcos. Laging kasama po si President Bongbong Marcos. So talagang naturuan ng maayos, actual experience po, other than yung kanyang credentials bilang aral siya sa ibang bansa. E si Mao Diggs po, nag-abogado nga, pero pinangangalandakan pa niya na 75 lang niya ako. 75. O, diba? Kaya kinamuti po ng mga world leaders, lalo na po si Xi Jinping, ang tingin sa kanya mayor lang po. Kaya tingnan ninyo, mismong sa bibig niya, pwede na niya tayong gawing province ng China. What? You see? At hindi niya makita yung importance ng decision po ng UNCLOS. Gusto niya pong ibasura. So tingnan niyo po ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In-engage niya yung ating mga kaibigang bansa. O ito na po siya. So ini-enforce po nito yung arbitral award sa atin. Napakalinaw po. Reflected in the UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Demonstrating our collective commitment to strengthen regional and international cooperation in support of a free and open Indo-Pacific. Our combined defense armed forces will conduct a maritime cooperative activity within the Philippine Exclusive Economic Zone on April 7, 2004. Kahapon nga po. Bakit po nag-press release sila, joint statement, para
alam ng China. May notice sa China. Kumbaga, sinasabi nito nga multilateral force, huwag kayong haharang dyan. Tumabi-tabi kayo. Gaya po, ang ginawa ng China, nag-press release din. Pero wala man tayong makita na naval exercise, mga kababayan. Press release lang para hindi man mapahiya na sila, mga kababayan, parang asong bumahag ang buntot. Kasi sabi nga natin, mga kababayan, ang aso na tahol ng tahol, sabi ng mga matatanda, hindi po yan kakagat. Barking dogs don't bite. Naintindihan mo na, Maudigs? Mga DDS vloggers, naintindihan na ninyo? Eh, mapurol man yung pagkaintindi ninyo kasi, pang mayor lang. Diba? The maritime cooperative activity will be conducted by Naval Maritime and Air Force units in a manner that is consistent with international law as well as domestic laws and rules respective nations and with due regard to the safety of navigation in the rights and interest of other states. Kaya po, nag-notice sila, maglalayagan niya kami dyan. Dala namin yung aming mga warships at mga eroplanong pangdigma. Di ba? Klarado yung mensahe. Huwag kayong aharang dyan. Kasi magkakasubukan tayo pag humarang kayo dyan. So, this statement is a very strong message, mga kababayan, sa maangas na China. Pero tingnan ninyo, yung message nila ay napaka-suwabe. Walang yabang, mga kababayan. It is just a notice. Klaradong mensahe, mga kababayan. It will also demonstrate professional interactions among naval, maritime, and air forces. Ultimately, the maritime cooperative activity will strengthen the interoperability of our defense armed forces, doctrines, tactics, techniques, and procedures. We stand with all nations in safeguarding the international order based on the role of law. International order based on role of law. Decision po ng UNCLOS. Yan po, in the United Nations. Iyong China po ay member ng United Nations pero hindi po nirerespeto yung UNCLOS. So ang ibig sabihin nitong ginawang maritime cooperative activity po, ang simple na mensahe po, clear message sa China, sumunod kayo sa batas. International law in order. Pag hindi kayo sumunod sa batas, kami yung mababangga ninyo. Hindi kami papayag. Madaling sabi, kami yung dudurog sa inyo. Para niya, Mr. Maravillas, dinagdagan mo. Uy, that is the yung ang clear message, kasi po, dala yung warship, dala yung mga warplanes, mga eroplanong pandigma. Ano ang ibig sabihin yun? Pag sila humarang, durog sila doon. Hindi magdadalawang isip itong multilateral force na banggain sila. Hindi yung ginagawa sa atin na tayo yung binabangga kasi maliit yung ating mga sasakyang pandagat para po sa resupply mission. Kaya nga po, sa susunod, sa mga resupply mission, magiging kuha na po siya. Pag may permanent na tayong patrol na nangyayari dyan, hindi na sila pwedeng pumasok dito sa ating exclusive economic zone. Then pwede na tayo na magsimula sa oil exploration. Tama po. So based on the rule of law, that is the foundation niya for a peaceful and stable Indo-Pacific region. Our four nations reaffirmed the position regarding the 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award. Di ba napakalinaw po? Very specific. As a final legally binding decision on the parties to the dispute. Wala nang apil-apil po. Final siya at dapat sundin ng China. Naintindihan po ninyo, mga DDS vloggers na mga traitor pro-China. So ngayon, nabanggit natin, mga kababayan, na pwede na nating simulan. And I think yun na rin ang nasa isip ng ating Pangulong Bongbong Marcos matagal na.
And kahit hindi natin sabihin, pero sabihin ko pa rin kasi hindi man sinasabi ng ating Pangulong Bongbong. But I think this is their plan with the engagement dito po sa ano, sa ating mga kalyadong bansa. Kasi ang pinagmamalaki po, ginagawa nilang pang tawag dito, blackmail sa atin po, yung investment ng China. Kasi nagpiesta po during the past administration yung mga Chinese businessmen sa atin. At ang China, ang sinasabing the biggest trading partner natin. So we shift our sight, mga kababayan. Unti-unti po, bawasan natin ang engagement po, economic engagement sa China, para hindi po tayo dependent in terms of trade in investment dito po sa ating bansa. Hindi maapektuhan yung ating ano, yung ating kabuhayan po dito. Eh, ginagamit nilang pang blackmail sa atin na pabagsakin yung ating ekonomiya, kasi nga po daw ang China, yun ang biggest trading partner natin. O di umalis tayo sa China, paunti-unti po, bawasan natin yung engagement sa kanila. Itong mga bansa, mga kababayan na tumutulong sa ating national security and defense, doon natin ibigay, palakasin natin ang trade investment, engagement dito po sa Japan, sa Australia, sa Amerika, in other countries na tumutulong sa ating defense. We have our Maharlika Investment Fund na pwedeng magamit po para mag-establish tayo ng mga consortium in the ano, oil and gas exploration po dito sa West Philippine Sea. I-award natin dito sa mga bansa na tumutulong sa ating defense. Wala naman po tayong ano, technical know-how kung paano gawin yan. I-award natin just like nung mga nakaraang panahon. So sa kanila natin i-award. Mga companies na pag-aari po ng Australia, Japan, Amerika, sila ang bigyan natin ng pabor, mga kababayan, na tumulong sa atin para ma-exploit po yung petroleum and gas deposits dito po sa West Philippine Sea. Di ba nag-invite man lang tayo ng mga investors, foreign direct investments? Saktuhan niya, Mr. Maravillas, yung sinasabi ninyo. Itong sinasabi ko, I think naisip na to ng ating Pangulong Bongbong. Hindi man lang niya sinasabi, siyempre, para hindi makalata. Pero I think, ito na yung plansyado na po yan. Kaya nga po, yung Australia, Japan, Amerika, very much willing na tulungan po tayo i-secure itong West Philippine Sea. At sinagawa nga po itong first multilateral maritime cooperative activity to secure the area. And I think magiging madalas ang pagpapatrolya po dito, magiging regular at baka permanente na siya. May naka-station na dyan ang mga warships ng Japan. Kasi may katulad na pong binubuo na agreement on defense with these countries. May katulad po sa visiting forces agreement with Japan and Australia, di ba? At willing din yung mga European partners natin. Then we establish our own NATO counterpart. Di ba? Kung may North Atlantic Treaty Organization in Europe na kasama yung Amerika and the European countries to counter the balance of power, ika nga, to establish a balance of power with the former Warsaw Pact with Russia. Then dito po, kasi we have this superpower neighbor na aggressor po, yung China. Then we establish our counterpart NATO. Kung ano yung tawag, bala na sila. Mag-isip niya. Para permanente po na mag-secure ng West Philippine Sea at South China Sea po. Para masiguro po na itong international waters po may freedom of navigation and overflight. Libre na makapaglayag yung mga bansa sa buong mundo bilang lugar kung saan dumadaan yung kalakal at nang hindi po maapektuhan yung economy ng mundo dahil po sa sobrang pagkaganit po ng China in policy of imperialism, greed and imperialism po ng mga Chinese. Tama po? Saktuhan niya, Mr. Maravillas. Napakalaki po yung
Napakalaki ng yaman na nandiyan po sa South China Sea and West Philippine Sea. Sabi po dito sa information ng ano, ng US Energy Information Administration about the South China Sea. Yan po, sabi dyan. Overview. The South China Sea is a critical world trade route. In 2023, 10 billion barrels of petroleum and petroleum product and 6.7 trillion cubic feet of liquefied natural gas pass through the South China Sea. The sea stretches from Singapore in the Strait of Malacca in the southwest to the Strait of Taiwan in the northeast. The sea is rich in resources, holds high potential to be source for hydrocarbons, and has significant strategic and political importance. So importante talaga na laging bukas po yung South China Sea. Importante po siya sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ibase po mga kababayan sa estimate ng US Energy Information Agency, itong South China Sea holds about 190 trillion cubic feet of natural gas and 11 billion barrels of oil in proved and probable reserves, most of which lie along the margins of the South China Sea rather than under disputed islets and reefs. U.S. Geological Survey in 2012 estimated that there could be another 160 trillion cubic feet of natural gas and 12 billion barrels of oil undiscovered in the South China Sea. Yun, mga kababayan, ang gustong kontrolin ng ano ng China. Gusto nila sa kanila lang lahat. Hindi maari. Kaya po with this ano maritime cooperative activity po na I think gagawin na po siyang regular, and later on mag-station na sila ng permanent ano warships na magbabantay po sa area. Then tama lang, mga kababayan, na itong mga tumutulong sa atin for our internal and external defense, mga kalyado nating bansa, sila din yung ano, magiging kapartner natin sa exploration po. Sila yung magiging ano, kasosyo natin. So galing sa kanilang mga ano, sa kanilang mga companies din, ang pwede nating i-invite na maging kapartner in exploiting the natural gas, petroleum and natural gas na papakinabangan po ng ating bansa at siyempre ng kanilang bansa din siyempre. Ika nga, pakamot-kamot ng likod. I scratch your back, you scratch mine. Ganun lang po ang ano, ang labanan po sa mundo. Hindi man pwedeng tayo lang yung magkinabang. Eh yung technology po, sa kanila na naman po yun eh. Wala man tayong technology. So we enter into ano, an agreement sa pamamagitan ng mga companies na pag-aari nila na pwede nating i-invite na mag-invest dito sa ating bansa. Lalo niya, manggagalaitin yan yung China. Hindi manggalaiti sila. Mga swapang sila eh. May offer nga noon, kaya lang in-strike po ng Supreme Court na illegal. Panahon ni GMA, yung joint exploration po. O, di wala kayong ano, kagapapakinabangan dito po sa aming ano, EEC. O, di ba? Talaga niya, Mr. Maravillas, napakagaling ng strategy ng ating Pangulong Bongbong. Mismo po. Kaya yung Beijing, yung si Xi Jinping, ginagamit nila yung mga kalyado nila rito, mga politiko, the past administration po, natuta nila para siraan ang siraan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag tayong papayag po at gusto nilang i-people power. Kaya nga may mga plano silang mga prayer rally na naman. Wala man pong magukumbinsi kayo kasi yung layunin ninyo pang sarili, hindi man po para sa kapakanan ng ating bansa at ng mga mamamayang Pilipino. Pang sarili, kapakanan po ni Xi Jinping. Kaya po yung trust rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mataas na po kaysa kay Inday.
Undi-undi na pong nagigising yung mga mamamayang Filipino. Trust ratings, trust and performance ratings of top national officials based on RP Mission and Development Foundation, RPMD, Boses ng Bayan Survey, President Ferdinand Marcos Jr., 83% trust rating, 79% sa first quarter ng 2024. Si Inday from 80% to 77%. Si Migs, 78% to 73%. Si Martin, 79% to 75%. So nagbaba na siya ng konti, pero mataas pa rin, mga kababayan. At ang mataas, mas mataas na yung ating Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay Inday. Pero niya, Mr. Maravillas, doon sa ano, sa survey ng Pulse Asia, nagbagsakan doon, malaki. False Asia yun po eh. Kaya nga po, false, false Asia, false Asia, hindi man truth Asia. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating mga masasayang kwento ngayon, magagandang developments. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.